At dahil kasama niyo po ang dalawang boys niyo, Miss Lani, sila muna ang pag-uusapan natin. Yes. Kasi isang taon ang agwat ni Bryan at ni Jolo. Wow. 1986 and 1988. Mga 1 year and a half, basically. Pero sinasabi daw po dito na aso't pusa daw sila. May times na ganun. At the typical, magkapatid. Nung bata, nag-aaway. Lalo na yan, parehong lalaki. Okay. Nag-aaway. Kaya as much as possible, ang ginagawa ko nung sila ay magkasunod na pinanganak, kung ano yung meron isa, meron din yung isa. Kung parehas ng t-shirt, parehas din ng t-shirt, parehas ng pantalon, parehas ng rubber shoes. Ganon. Parehas ng laruan. Basta parang ganon. Parang twinning, ah. Ganon. Tero talaga. Tero talaga. Oh. But ano po ba mga pinag-aawayan nila? Sa damit ba? Laruan? Laruan. Basically, laruan. Kasi mga lalaki, i-recall nyo, matanda na nanay nyo, may Alzheimer's na minsan. Karaniwan, laruan. Pero ito nga, bumalik tayo doon sa kanang nag-aaway kayo. Ang mga girls kasi nagsasabunutan, ayoko. Ang mga boys talagang suntukan ba kayo? Ano ba yan? Kami nito ni Kuya. Ito pag kanapi ko, hinabulo ko ng samurai. Nalala ko yun. Samurai? Oh, itong samurai ba? Yeah. Yung pan-display. Yung pan-display. Pero at the end of the day, wala. Siyempre, magkapatid kami. Magkakasundo. Hindi nga namin, ay matandaan ko, ano yung pinag-awayan namin. Eh. Wala na. Pero at the end of the day, may yakapan pa, may pakis pa yan. Wow! Pero Miss Lani, anong ginagawa mo pag nagagal? Ay, hindi ka ba nagpapanik sa kanila? Alam mo, I cannot remember a moment na nag-away sila sa harapan ko. Siguro pag nagtatago silang dalawa. Oo. Pero alam mo, itong closeness nitong dalawang to, naramdaman ko nung umalis si Jolo papuntang Amerika. There was a time kasi na mag-aaral ito sa Amerika. And he had to leave. We were trying to make a special video presentation for him kasi parang get going away party, parang ganyan, despedida. Tapos si Bryan was holding a video camera, parang inaayos niya. Sinasabi niya, kasi naman to si Jolo eh, dapat hindi na yan umaalis eh, paaalisin niyo pa kasi ganyan. Habang sinasabi niya yun, nagmomonolog siyang ganun, tumutulo na ang luha niya sa kanyang mga mata. So sabi ko, ay, tingnan mo, mahal mo nga talaga si Jolo. Ayun, yun ang naaalala ko nung mga teenagers pa sila nung mga panahon na yun. Ang sweet. Kala mo sa camera nagagalit, ha? Hindi. Tapos ano pa, there was a time, ito napapasubo to sa mga away. Sa school, mga bata pa. Medyo nabubuli to ng konti, ito. Medyo napapa, alam mo na. Ang aking knight and shining armor. Si Kuya Bryan. Si Kuya Bryan ang magtatanggol sa kanya. Hindi niya kaya paglaban sarili niya eh. Hindi naman. Hindi. Pero totoo yan, yung mga kuya mo, yung pupunta ka, luha-luha ka, punta ka sa kanang section nila, hinahuwi ako, tapos yung kuya mo naman, ganun naman. Yun ang babalik. Oh, hindi naman ako umiyak na parang ganun ginagawa mo. May mga magsusumbong na lang, uy, kapatid mo, na pa, may nagsusumbong. Sabi ko, hindi pwede yun. Kausapin natin. Pero ako, hindi ako humihingi ng tulong mismo sa kanya. Hindi. Dahil sa kwento. Kaya kwento, siya naman yung rumi-resbak yan. Resbak ang tawag. Halimbawa, nagkakatampuhan kayo, pagka naman pala wala si Ma'am Shi, kayo rin na nagtutulungan talaga. Yeah, wala. Takbuhan yung isa't isa. Yes. Yeah. Wala kaming option eh. Especially, lalo na nung si Papa na detain. Very different yung naging situation namin. So yung normal na nakasanayan namin dati nung na si Papa na kasama namin, ngayon may mga konting adjustment. So tulong-tulong talaga kami lahat. For more Magandang Buhay videos, just click the I button and don't forget to subscribe.